Hi, magandang umaga ulit, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. At welcome po ulit sa Pinoy Stock Exchange, ang blog na nagpapakita ng mga artikulo at mga videos patungkol sa pangangalakal sa Philippine Stock Exchange at pag-analyze o paano mag-analyze ng mga stock market charts na libre. Kasi sa ibang mga stock market guro na nagtuturo ng stock charts analysis o technical analysis, madalas ay nangingi sila ng bayad na 3,000 piso sa isang araw na session. Ngunit dito sa Pinoy Stock Exchange, ang layunin ko ay yung 3,000 piso na yun, i-invest mo na lang sa stocks mo. Basta magbayad ka, manood ka na lang o magbasa ka lang ng mga artikulo na aking pinapost sa blog ko. At higit pa doon, kung gusto nyo pang mag-advance reading patungkol sa technical analysis, pwede nyo akong i-senda ng mensahe sa Facebook. At malikaya akong magbabahagi ng mga libreng libro patungkol sa technical analysis. So, libre yun at wala akong hinihinging kapalit na bayad. Okay, so sa gabing ito, o sa araw na ito, ating tatalakay ang support at resistance. Baka magtaka kayo bakit hininto ko muna yung pagtalakay sa mga Japanese candlesticks. Kasi sa susunod kong pagtalakay ng Japanese candlesticks, aking i-discuss yung mga continuation pattern. I think mas maganda i-discuss ko muna yung support at resistance bago tayo mag-move on sa mga continuation pattern sa Japanese candlesticks. So, simulan na natin yung pagtalakay natin. So, ito yung overview natin o pangkalahatang idea. Una, pagkaroon muna tayo ng pasimulan tanong, bakit tumataas o bumababa ang presyo ng mga sapi? Ating tatalakay ng tatlong direksyon ng presyo ng mga sapi o stocks. At ang lundo ng ating paksa, ang support at resistance. So, magandang pasimulan tanong to. Bakit nga ba pumababa o tumataas ang presyo ng mga sapi? Ito yung magandang tanong talaga. At to be honest with you, walang direktang sagot dito. Kasi kung pagbabasehan lang natin ang magandang kita ng isang kumpanya, bakit may mga kumpanya pa rin na pumabaksak pa rin ang presyo kahit maganda ang kita? Ang magandang halimbawa dito ay ang East West Bank na nakapagtala ng magandang kita noong 2013. Pero kahit maganda ang kanilang kita, ay pumabaksak pa rin ang kanilang presyo. So, hindi ganun kasimple. Porque maganda ang kita ng kumpanya, bibili ka na ng stock nila. I think maling ano yun. Maling pamamaraan yun. Mas maganda, intindihin natin bakit nga ba. So, ang pwede kong maibigay sa inyo ay mga posibleng dahilan bakit bumababa o tumataas ang presyo ng mga sapi. Ang isang posibleng dahilan dito ay ang tinatawag na supply at demand. Yung supply at demand, common economic law to. Kung matatandaan nyo ng 4th year high school tayo, sinasabi dito na kung mataas ang demand sa isang produkto, gawin natin halimbawa, isang damit, pag maraming tao ang gusto yung damit na yun, tumataas ang kanyang presyo. Just in case na walang pumapansin sa damit na yun, gagawin ng mga negosyante, ibabaksak na rin yung presyo na yun para madali siyang ma-afford. Naalala ko yung halimbawa ni William O'Neill, na isa sa mga veterano sa pangangalakal ng sapi sa Amerika, na isa sa mga dahilan bakit tumataas o pumababa ang isang sapi, isa sa ganyang panggahaling tulad ay yung, magari, isa kang may-ari ng department store na nagbebenta ng mga damit. Sabihin na natin, meron kang damit na kulay pula, kulay green, at kulay dilaw. Sabihin na natin, yung pula at green na damit mo ay mabili. Tapos, meron kang yung dilaw mo, yung dilaw na damit na binibenta mo ay hindi pinapansin. Hindi po pwede na pipilitin mo yung mga customers mo na bilhin yung dilaw na damit na yun dahil, hoy,
pili mo tong dilaw na damit na to kasi ito yung paborito kong kulay. Hindi pwede yon. Para mainganyo mo yung mga customers mo na pili yung damit na yon, ipipenta mo, ipapaksak mo yung presyo para maging affordable yung or pagkaroon sila ng dahilan ba para pilihin yung damit na yon. So, other way around, kahit tumataas ang presyo ng isa produkto, sabihin na natin, balik tayo sa halimbawa natin ng mga damit. Yung pula at dilaw mo, o yung pula at yung berde mong damit ay napakabili. So, sobrang daming customers na naghahanap na yon ng mga damit na yon. Kailangan mo magkaroon ng marami pang supply ng damit. So, ngayon, dahil kailangan mo puunan ng demand ng mga customers mo ng pula at kulay green na damit, eh kailangan mo mag-hire ng mas marami pang tao at bumili ng makinarya para mabilis yung paggawa ng mga damit na yan at ma-meet mo ang demand nila. So, dahil pipili ka ng additional na makinarya at mag-hire ka ng mga tao na gagawa ng damit na yun, tataas yung expenses mo para makabili ka pa ng mga makinarya at pag-hire ng mga tao. Yung expenses na yun, syempre, ipapasa mo sa customers mo para may tubo ka kahit papaano. So, kaya doon tumataas ang presyo ng isang produkto. Dahil sa supply at demand, dahil ang dito sa Philippine Stock Exchange, di naman damit ang kinakalakal natin dito, kundi ang mga sapi ng mga iba't ibang kumpanya. Related sa supply at demand ay ang maganda o pangit na kita ng mga kumpanya. Ang mga kumpanya dito sa Pilipinas, lalo na yung mga nakalista sa Philippine Stock Exchange, eh nagre-report sila every quarter ng kanilang kinikita at yearly rin. Naglalabas sila ng annual report at quarterly report. So, pag maganda ang kita ng kanyari, isang kumpanya dito, let's say for example, Jollibee, kanyari sa third quarter, usually third quarter nilalabas yun bandang September, eh naiuulat nila mas malaki ang kanilang kinita sa kanilang mga Jollibee stores tsaka yung mga iba't ibang sister brands nila katulad ng Mang Inasal, like Red Ribbon. Pag maganda yung kita nila, yung mga investors sa Philippine Stock Exchange ay mas nai-excite sila sa magandang hinaharap ng Jollibee. So, nagkakaroon tuloy ng demand sa stock ng Jollibee. So, dahil mas maraming gustong pupili ng stock ng Jollibee, mas lalong tataas ang kanyang presyo. Ganun din, sabihin na natin pangit naman yung nireport ng Jollibee, mawawala naman yung demand ng stocks. Ngayon, marami naman supply, marami naman stockholder ang may hawak ng Jollibee stocks na gustong umalis dahil negatibo yung yung outlook sa Jollibee. So ngayon, dahil konti ang demand, katulad nung hinalimbawa ko kanina, yung sa sinabi ni William O'Neill, hindi mo pwedeng ibenta yung stock mo sa same high price as what it did before. Hindi pwede yun. Kasi, nabili mo yung Jollibee stocks ng 203 pesos, halimbawa. Hindi mo pwedeng ibenta ulit ng 203 yun. Dahil pangit nga yung outlook sa Jollibee. Dahil pangit nga yung inuulat nilang kita . So, para mabenta mo yung stock mo, mapipilitan ko talay na ibenta siya on a bargain price. Let's say, sabihin na natin mga 199 pesos. So, ibibenta mo yung stock mo, 199 pesos, at least, mababawi mo yung karamihan sa pinuhunan mo. So, yun isa sa mga dahilan. At isa pa sa mga dahilan bakit tumataas at bumabaksak ang presyo ng stock ay yung pagkamit ng kita sa pagbenta ng sapi. Sa Philippine Stock Exchange, hindi sapat na umangat lang ang presyo ng stock. Para ma-realize mo ang yung kinita, kailangan mong ibenta yung sapi mo. Ito yung nagpapaliwanag din bakit kahit maganda ang kita ng isang kumpanya ay bumabaksak pa rin ang stock. Let's say for example, itong magandang halimbawa. Sabihin na natin si SSS, di ba yung nabanggit ko sa una kong video? Karabihan sa mga bumibili at nagbebenta ng stock sa Philippine Stock Exchange,
ay mga institutional investors like government agencies katulad ng SSS. Sabihin na natin si SSS ay bumili ng stock ng Meralco noong 2005. For example, napili niya yun na around 90 pesos per share si SSS. So, bumili siya ng pulto-pultong shares ng stocks. Sabihin na natin, bumili siya ng 10 million stocks ng Meralco. Palimbawa lang. Ngayon, from 2005, naghintay ng hintay si SSS na tumaas yung stock price niya. Sabihin natin, dumating yung 2010, makalipas ng 5 taon. From 90 pesos, umangat siya ng 150 pesos per share. So ngayon, dahil si SSS, nakita niya mataas yung inangat from 90 pesos to 150 pesos. Gusto niya nang i-realize ni SSS yung kinita niya sa pag-angat ng presyo. At bukod pa doon, gusto nila makita yung makamit yung kita nila, eh gusto rin nila makapaghatid pa ng benepisyo sa kanilang mga miyembro. So, ang gagawin ni SSS, ibebenta niya yun from 90 to 150 pesos. Pero, ito yung catch sa pagbenta. Hindi niya mabibenta lahat ng stocks na yun. Yung 10 million stocks na yun. Ng same price ng 150 pesos. Kasi hindi kayang i-absorb ng lahat ng buyers yung ganong presyo ng 150. Sabihin natin, ang pagsamasamahin natin lahat ng buyers sa Philippine Stock Exchange ng Meralco, ang kaya lang nilang bilhin sa presyong 150 pesos ay sabihin natin 2 million stocks lang. So, ang gagawin ni SSS, medyo ipapargain niya yung pagbenta ng stocks. Sabihin natin, parang unang set of stocks na ibibenta niya, kanyari, 2 million stocks, sige, 150 pesos per share. Tapos, yung susunod pa, 149, 148, 147, hanggang sa maubos niya yung supply niya ng stocks na hawak niya. So, medyo iba bargain price niya para ma-absorb ng mga buyers. So, kahit maganda ang iniulat na kita ng Meralco sa taong 2010, mababaksak pa rin ang presyo niya kasi nagtapon ng maraming stocks ang SSS sa merkado. At para maibenta niya yun, ma-dispose lahat yun, kailangan ibenta niya at discounted price, yung stock price ng Meralco. So, doon nagkakaroon ng pagpaksak ng stock price kahit maganda naman ang fundamentals ng isang kumpanya. So, dahil na-discuss na natin yung pagtaas at yung mga posibleng dahilan ng pagtaas at pagbaba ng stocks. Ngayon naman, aalamin natin, ano nga ba yung tatlong direksyon ng presyo ng mga sapi sa Philippine Stock Exchange? Mayroong itong tatlong direksyon. Una, ang uptrend. Siyempre, ito yung gusto natin, tumataas. May tinatawag na downtrend, yung pagpaksak naman ng presyo ng stocks. At meron ding sideways. It's either tumataas siya o bumababa or not at all. Parang horizontal lang ang takbo ng price kung makikita mo sa chart. So, magbigay tayo ng mga halimbawa. Ito yung uptrend. Excuse me, minom ako ng kape. Ito yung uptrend. So, makikita nyo yung chart ng Ayala Corporation dito. Makikita nyo from 2011 hanggang 2015 ay umaakyat pataas ang stock price o ang presyo ng sapi ng Ayala Corporation. Pero, pansin ninyo, ang pagtaas ng presyo ng mga sapi, hindi siya isang vertical line. Habang siya'y tumataas, may mga pagkakataon na medyo pumapaksak yung stock price, pero nagre-resume siya after niyang pumaksak. Ito yung mga nakikita niyo to. Nakikita niyo, umangat siya bandang from December hanggang I think mga June ng 2012, December 2011 to June 2012, umangat yung presyo ng Ayala dito, pero may bahagya siyang pagpaksak. Itong bahagyang pagpaksak na to ay tinatawag na tinatawag itong correction. So, bakit correction?
kasi nako-correct yung dami ng demand versus sa supply. Hindi kasi pwedeng puro demand lang ng demand, yung as in straight vertical. Kasi limitado lang ang supply ng ang stock sa merkado. Kaya may mga pagkakataon na may correction. Gaya na napangkit ko kanina, isa pangatlong dahilan o posibleng dahilan bakit pumapaksak ang stock price o ba't umaangat, eh dahil sa pagkamit ng kita. So sabihin na natin dito sa level ng 300 pesos, may mga stock traders na bumili dito. Pero kahit maganda ang inuulat na kita ng Ayala Corporation, kapandang June of 2012, eh medyo bahagyang bumaba. Kasi yung mga bumili dito, ay dinidispose nila yung mga sapi na nabili nila. Nire-realize nila. Yung gaya nga ng halimbawa ko kanina sa SSS, excuse me, nire-realize nila yung capital gain sila. So, at 500 pesos, hindi naman pwede itong mga investors dito ibenta nila at a single price yung lahat ng mga stocks na pinili nila dito. So, kailangan may staggered selling sila. Yung ibang stocks, eh, kailangan nilang ibenta ng discounted price. Hanggat sa pumaksak siya from 500, nandito siya sa mga around, I think, mga 470 peso price level. Pero after niya ma-reach tong 470 peso na price level, dahil sa maganda pa rin ang outlook ng karamihan ng mga stock traders sa Philippine Stock Exchange patungkol sa Ayala Land or Ayala Corporation, eh nagpatuloy pa rin ang pag-angat ng stock prices. So, para ma-drawing ang uptrend, madali lang. Kailangan itong mga nakikita niyo to, itong mga bahagyang pagbaksak, ito yung tinatawag na trough sa wikang Ingles. Itong mga trough na to, kailangan mo lang i-connect dito sa pinaka-nearest trough. Okay, hanggang sa umaangat yung presyo, minsan medyo nag-widen yung mga trough na to. Umuusad siya. So, habang umuusad siya, kailangan mo lang i-redrawing. So, ganun lang kasimple. Yung pinakita ko nga sa nakaraang video, about sa call financial. Yung nakaraang video, yung pag-drawing. Dali lang yan. I-drag mo lang yung mouse mo. Click, left click, and then drag. So, dali lang yan. Tapos, sa downtrend naman, may kita nyo naman yung sunod-sunod na pagbaksak ng mga peak. So, wikang Ingles, itong mga tuktok na to ay tinatawag na peak. So, habang pababa na pababa yung mga peaks na to, pwede mong i-drawing yan as downtrend. So, nagkakaroon ng dito sa stock ng East West Bank. So, kahit paganda yung ano nila, yung outlook nila, o maganda yung inuulit nilang kita, siguro yung mga naunang bumiling investor ay nire-realize nila yung kanilang pagkita at kailangan nilang ibenta at the discounted price. Pwede rin na isang posibleng dahilan, eh, talagang negative na ang outlook ng East West Bank. Kaya pumabaksak ang presyo niya. Downtrend. But sa downtrend, meron ng sideways. May kita niyo sa stock ng RFM. May kita niyo yung peak hindi umuusad. Parang dito sa level na to, ng around 6 peso and 50 cents, I think, eh hindi siya umuusad. At hindi rin siya pumapaksak. Pupapaksak man bahagya lang, pero nare-retain niya. Dito sa bandang 4 peso level, hindi siya pumapaksak. So, tumatakbo lang yung presyo ng sapi ng RFM. Napa-horizontal. Gaya nga sa nasabi ko sa mga nakaraang kong videos, ito yung mga dapat nating iwasan. Mga sideways move, tsaka yung downtrend. Siyempre, sino pa gusto malugi? So, ngayon, pupunta na tayo sa lundo ng ating paksa. Yung support at resistance. So, ano nga ba ang support? Ang support, ito yung level ng presyo kung saan marami ang bumibili.
dito humihinto yung pagpaksak ng presyo. Yung gaya nga na nakita natin kanina sa stock ng Ayala Corporation, nakikita niya to, itong mga trough na to, ito ay may tuturing ding support level. Kasi yung sell-off, eh nami-meet siya ng mga buyers dito sa level na to. Kaya hindi tumutuloy yung pagpaksak. So, gaya nga ng sabi ko, dito humihinto yung pagpaksak ng presyo. At pwede itong gamitin bilang price target o stop loss. Pwede itong maging opportunity para sakyan o bumili ng sapi. Pwede rin ito yung level kung sakaling pumaksak yung price below ng support area. Pwede rin ito yung stop loss mo. Ito yung exit plan mo. Kumbaga. Kasi dapat may exit plan. Kaya, kahit saang negosyo, kahit sa pangangalakal ng sapi o sa pagpapatapon ng restaurant or grocery store, dapat may exit plan ka. You know when to quit. So, halimbawa nito, sa stock ng Semirara Mining Corporation, makikita nyo, may mga pagkakataon na pumapaksak ang presyo ng Semirara. Magandang halimbawa dito, sa unang support na to, I think mga 78 peso yata to. So, kung pumaksak mo yung Semirara, makikita nyo, at kung laging pumapaksak yung presyo ng Semirara, hindi siya tumutuloy. Laging naaantala yung pagpaksak niya. So, may mga buyers na sumasapo sa sell-off. Kaya tingnan nyo, may tuturing yung support yan kung lalo na pag ilang beses na siyang nadadaanan at hindi pa rin pumapaksak ang presyo. So, kaya nga siya tinawag na support eh. Siya yung sumusuporta para hindi tuloy ang pumaksak at mag-reverse ang trend. So, trending pa rin siya. Uptrend pa rin siya. Kahit may mga pagkakataong pumapaksak, patulad lang sa support 2, pag ano niya sa support, aakyat ulit siya. So, pwede mo siya maging target price. Sabi ko nga kanina sa nakaraang slide. So, pag nakita mo to, pwede ka nang humanda sa pagpili ng Semirara stocks para sakyan mo siya paangat. So, makikita niyo rin dito sa support 3, umakyat siya ng bandang 140 pesos. So, bumaksak siya ulit siya. 120, mga I think 119 pesos to. Angat ulit. So, pag paksak na ng 119 pesos, pwede ka nang bumili dito para masakyan mo yung angat dito. Okay? So, ganun lang katali ang support. Ano naman yung resistance? Ang resistance naman ay ang complete opposite ng support. Ito yung level ng presyo kung saan marami ang nagbebenta. Di ba, yung sa support, ito yung level ng presyo, marami namang bumibili. So, na-absorb yung stock na binibenta. Na-absorb yung supply. Dito naman humihinto yung pag-angat ng presyo ng mga sapi. At pwede itong gawing price target sa pagbenta. Lalo na kung nadaanan na yung presyo na yon. Tapos, bibili ka sa support. Tapos, pwede mong gawing target yung resistance. Para constructive ang pagtitrade mo. So, through support and resistance, pwede ka magkaroon ng play or game plan o strategy sa pagbili at pagbenta ng stock. Hindi yung hawak ka lang, bili, hawak, di mo alam kung kailan mo bibenta hanggang sa malugi ka. Dahil sa support and resistance, nagkakaroon ng direksyon yung nare-refine yung strategy mo sa pagbili at pagbenta ng stock. So, bigyan ko kayo ng halimbawa sa stock ng San Miguel Corporation. So, makikita natin dito, nagkaroon ng resistance nung umangat yung price. Bandang 183 pesos yata to. Or 185. Excuse me, kailangan uminom ng kape. So, pag-angat niya,
hindi na penetrate dahil masyadong maraming sellers, so bumagsak. So, kikita nyo, parang may support dito sa bandang 110. Pero, nagkaroon ng resistance dito sa bandang 130 level. Sinubukan niya umakyat, pero hindi siya maka-resist. O nire-resist pa rin yung pagangat. Dahil ang daming seller. Ting pumupunta yung stock price dito. So, ganun din naman. Tinry niyang umangat dito. Pero, hindi. Nag-resist pa rin dito sa bandang 90 peso level. I think this is 90 pesos. Okay. So, sa resistance, pwede mo siyang gawing target price. Let's say, for example, dito sa 90 pesos. Kanyari, swing trader ka. Gusto mong pagsamantalahan itong correction dito sa downtrend. Yung pagsamantalang pag-angat, pag-downtrend, tinatawag din correction yun, parang sa uptrend. So, pwede kang bumili dito. Ito, magandang support to. Itong 60 or 50 plus level. Pwede kang bumili dito. And then, target price mo to. Itong 90 pesos. So, once na nag-hit yung target price ng 90, benta mo na yung stocks mo, get out of the stock, and realize your profit. Okay. Ito pala, gusto ko rin i-discuss na ang support at resistance, pwede sila mag-change ng roles. Yung dating support, pwede siya maging resistance. Yung resistance naman, pwede siya maging support. Halimbawa dito, balik tayo sa chart ng Semirara. Makikita nyo, itong price level na to ng support 3, itong 119 pesos, ay naging resistance siya. Pero na-breakout tong resistance na to. So, this is a napaka-positive na sign to, na aangat pa yung presyo. So, itong resistance na to ay magiging support kung sakaling magko-correct yung price. So, dahil magiging support siya, pwede mo siyang gawing stop loss. Or, another target price para magdagdag ka pa ng stocks. Kunyari, pumili ka ng stocks dito ng Semirara, 300 shares. Pero gusto mong maka-discount. Magbibili ka ulit ng another 500 shares. So, gusto mong pumili dito sa support. Additional 500 shares. Imbes dito ka bibili. So, pwede kang magdagdag ng stock dito. Pumili ka dito sa bandang 119 level. Just in case, gusto mong makasigurado na mape-preserve mo yung capital mo, pwede mo rin siyang gawing stop loss. Yung support na to. Isa pang halimbawa na ang support pwede maging resistance naman ay dito naman sa stock ng San Miguel. So, makikita natin na naging support price to dahil na-break out tong resistance na to eh. So, naging support siya dito. Then, nag-reverse na ulit ng role. Naging resistance ulit siya. From support, naging resistance. Dahil ang dami niyang buying pressure before, pero naging selling pressure ulit. So, nagsiswitch lang sila ng role. Yung support and resistance. So, pag na-break out yung support, papaba, nagiging resistance siya. Gaya na makikita natin sa San Miguel, support siya dati. Kung ang support, kung ang resistance naman ay na-break out pataas, nagiging support siya for future corrections. So, ganun lang. Pa-reverse-reverse lang sila ng role. Support at resistance. Ngayon, talakayin naman natin, paano bubuo itong mga support and resistance? Paano pa sila nabubuo? Mas maganda, maipalawanag ko ito sa tatlong kategorya ng mga investors. Category 1, itong mga greedy investors. Yung mga gusto pang, I mean,
Basta makakamit na maraming pera sa pangangalakal ng sabi. Yung mga frustrated na investors, yung mga naipit, nakabili ng stock, tapos masyadong bumagsak yung stock nila, naipit. Ayaw nilang ibenta kasi maliluki sila. Gusto nilang umakyat ulit para makabreak even lang. At yung mga investors na naghahabol. So, paano nga ba? So, papakita ko paano nagkakaroon ng interaction itong mga investors ito at nakakabuo ng support at resistance. So, palikan natin yung stock ng Sebrera Corporation. Okay, so, first up, si Greedy Investors. Gusto kong ipaliwanag bakit nagkakaroon ng support. Okay, si Greedy Investor, bumili natin bumili siya ng stock dito bandang 90 peso per share. So, umangat ng bandang 140. So, sinakyan niya tong correction na to. So, umangat ulit ng 140. Nakita ni Greedy Investor na magandang support price pala to. Tong 119 kasi nakita nila hindi nag-penetrate yung stock price below itong 119. So, naisip ng mga greedy investors na to, naisip nila na makadiscount, makadiskwento, para pag-angat ng price, mas maliit lang yung puhunan nila sa pagbili ng stocks. So, para mga Chinese, di ba? Gusto nila discount, lagi naghahanap ng discount. So, naghahanap sila ng discounted price. So, pagpaksak dito ng stock price sa 119 pesos. So, mapapansin nyo, hindi talaga bumaksak siya bahagya lang pero hindi dumiretso pababa. Katulad nung nakita natin sa nakarang halimbawa ako ng resistance, di ba? So, etong mga greedy investors, sabay-sabay silang bumili dito sa price level ng 119. Para madagdagan yung supply nila ng sapi na pwede nilang ibenta pag umakyat. So, yung mga naghahabol naman, sinamahan nila itong mga greedy investors. Kasi nakita ng mga naghahabol, paakyat pala yung ano, yung trend ng Semirara. Pero itong mga naghahabol na to, hindi sila ganun katesperado bumili ng Semirara. May specific price sila na natatandaan na maaaring maging price level sa pagbili nila. So, napansin din nila to. Itong level na to ng 190. So, ito yung inaabangan ng mga gusto maghabol. Nakita nilang nagkaroon ng correction ulit. At na-hit na itong 190. Nagkasabay-sabay sila ni Greedy Investor. So, si Greedy Investor, si nagkahabol na investors, kasabay-sabay sila sa 119 at nabuo itong support level na to. Malinaw, di ba? So, ganun din naman sa resistance. Sabihin na natin, yung grupong itong mga regretful o mga naiipit na investor, sabihin na natin, bilang halimbawa, ay mga insurance na fund managers. Kanyari, sila Sun Life, sila Philam Life, sino-sino pa yung mga insurance na yan. Manulife, lahat ng may life. Dahil sa magandang projection ng Semirara, nakumpinsi sila. Magandang projection ang kinikita, ha. Nakumpinsi sila na bumili dito sa 140 peso na level. So, nagkasabay-sabay lahat ng insurance na may life sa pangalan nila. Kasabay-sabay sila ng pagbili. Pero, after nyo bilhin yung sapi ng Semirara, nagkaroon ng masamang balita. Nagkaroon ng balita na nagkaroon ng aksidente sa isang mining site ng Semirara. So, yung mga ibang investors, natakot. Binenta yung stock. Pababa. From 140 down to 190. So, ngayon, itong mga insurance fund managers na bumili ng sapi, nangihinayang. Naipit tuloy. Nafo-frustrate sila.
pag pa namin binili itong Semirara na to, ganun lang pala mangyayari. Papaksak lang pala yung, ano, yung value. So ngayon, dahil mga insurance company sila, hindi nila pwedeng basta-basta ibenta to. Kasi malulugi. Mababawasan ng marami yung pera ng mga plan holders sila. So, inisip nitong mga insurance fund managers na once na pumalik yung price ng 140 pesos, bibenta nila yan para ma-break even lang yung pinuhunan nila sa level na to. So, nagkaroon ulit ng magandang balita sa Semirara. Sabihin na natin na ayos na yung mining site. Maganda ulit yung projection ng ano, ng company. So, nagbilihan ulit yung mga ibang investors mula sa support price na to. Gaya nung hinalimbawa ako kanina, si Greedy, tsaka yung mga nag-ahabol na sila. So, umangat na yung stock price dito sa 140 pesos. So, ngayon, dahil sabi ko nga, na-convince itong mga fund managers dito na umangat lang ulit sa 140 pesos. Tap out! We're gonna throw the towel. Give up na kami. So, nagkasabay-sabay ito. Itong mga naipit na investor, gusto nila makabawi ng bawi lang yung puhunan. So, nagkasabay-sabay sila dito. So, yun. Kaya napupuo ang resistance. Di ba madali lang? Dali lang intindihin. Ayun. Bilang huling bahagi ng ating paksa, ano ba ang importansya? Bakit kailangan natin intindihin ang support at resistance? Una, pwede natin gamitin ito bilang target sa pagbili. Lalo na yung support price. Pwede natin target siya sa pagbili ng sapi. Pwede rin itong gawing target sa pagbenta. At pwede rin natin gawing stop loss. Just in case mag-reverse from uptrend to down or going to sideways. So, habang uptrend yung stock price, yung mga corrections na yun ay nagkakreate ng support. Pwede natin gawin tong opportunity para sakyan yung stock pataas. So, ito yung posibleng strategiya. Ipabalik ko sa inyo yung stock ng Semirara. So, may kita nyo, uptrend siya, di ba? Paakyat na paakyat yung mga trough na to. So, dahil resistance to na break, so support siya. So, pag bumaksak yung price dito, pwede kang pumili dito. Dahil may resistance siya, hindi siya naangat, pwede mo siyang gawing target price. So, pagbenta mo, baksak ulit, pwede kang pumasok dito kung gusto mo. Pero, isa kang siguristang trader, gusto mo ng confirmation na mabibreak tong resistance na to, para ma-confirm yung analysis mo na akit ulit siya. So, pwede kang bumili ulit dito sa 140. At pwede mo rin siyang gawing stop loss. Just in case na mag-reverse o mag-downtrend ang Semirara. So, may kita nyo, perfect siyang stop loss dito. Just in case na hindi siya umangat patungong 200 level. So, yan. So, napaka-helpful, di ba? Ng support at resistance. Pwede mo siyang gawing opportunity para makasakay, paangat. At pwede mo rin siyang gawing target price. Nangyari, swing trader ka. Yung swing trader, nangyari, few weeks. Gusto mo, few weeks mo lang hahawakan yung stocks. Or just for a couple of months. Bili ka dito, pinapenta ka, na meet na tong target price. O kaya kung trend follower ka, gusto mong masulit yung paggalaw pataas. Ako, trend follower ako, to be honest. Pwede mong gawing points tong support and resistance na to para pumili ka pa ng mas maraming shares habang umaangat yung stocks. So, that's it. Again, maraming salamat sa panonood at pakikinig dito sa Pinoy Stock Exchange. At muli sa susunod na video. Tatalakayin ko naman yung babalik ulit tayo sa Japanese candlesticks at tatalakayin ko naman ang mga continuation patterns.
Again, maraming salamat.